Dating, this is Duha Adventure. Si Duha Adventure ngayon, magpipintuhan lang tayo. Wala akong ibang content kasi nga sobrang busy sa work. Mukbang kasi lahat ng halos ng mga restaurant dito ngayon sarado. So wala akong ibang content at gusto ko lang makipagkwentuhan kasi wala akong ma-upload 5 days ago na nung mga nakaraang araw nung after nung birthday celebration ni Bay Jordan. So marami akong videos na upload. So ngayon wala akong ibang content. So gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo at regarding doon sa mga ano, sa mga small YouTuber na mga na-monetize na. Ikukumustahin ko lang yung mga ano nyo, yung mga revenue natin. So, kumusta ba ang mga revenue nyo? Kasi, kung ako ang tatanungin nyo, ang revenue ko, umaangat naman siya, pero sobrang bagal talaga. So, alam naman natin na yung mga views, alam natin yung mga content, hindi ganun ka kaganda, kaya nga kukunti lang yung mga views. So napapansin ko doon sa revenues ko, umaangat siya, may mga kunting dollar lang, so hindi ko na babanggitin, pero sobrang bagal umangat. Pero ang para naman lang din sa akin, kahit naman ganun ang binibigay ng ni YouTube, pero nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit papaano umaangat siya, pero sobrang bagal talaga. Pero wag lang kayong manghihina ng loob kahit mabagal ang iyong revenue. Basta mag-enjoy lang. Hindi naman tayo doon umaasa sa pagiging vlogger natin kasi alam naman natin hindi naman tayo kilala. So hindi naman tayo celebrity para umaangat kagad. I-enjoy lang natin kahit papaano sa loob ng isang linggo makapag-upload tayo para naman na kahit ano na lang content, ang importante meron tayong ma-upload. Huwag tayong umasa na after tayo mag sa dami nating i-upload, kung tutusin ang dami kong mga ina-upload pero hindi naman na ganoon karami ang views, pero okay lang, basta upload lang ng upload. Huwag kayong ma-discourage. Ituloy niyo lang ituloy lang natin ang pag-upload sa ating mga channel. So think positive lang. So again, sa revenue ko talaga sobrang bagal. Alam mo naman, kahit sabihin natin meron tayong mga ads at isa pang rason bakit kukunti lang revenue, kukunti lang ang views. So kung meron mga nanonood, hindi naman din lahat pinapanood buo yung video. So yung iba ini-skip ang ads. So lahat naman tayo umaasa na habang pinapanood nila yung video natin, kasama yung ads. So hindi natin sila pwedeng pilitin, yung mga viewers na manood na panoorin yung ads. So depende na yan sa manonood kung gusto nilang tumulong sa mga sa katulad sa atin na mga small YouTubers. So sobrang bagal talaga. So okay lang, ganun talaga, pero sana makapag-isip tayo ng mga magandang content kasi yun talaga ang isang nagpapaangat o nagpadagdag doon sa ating mga revenue na maganda yung content. So sinishare ko lang based doon sa experience ko na sobrang bagal, pero kahit papaano umaangat naman siya, pero merong padagdag ng $1. So sobrang sobrang bagal, umaangat pero mabagal nga. Ngayon doon naman sa mga hindi na monetize, alam ko kailangan nyo ang isang requirement sa mga requirements ni YouTube, yung ma-reach, kung maabot nyo yung 1,000 subscribers. So kailangan nyo yun. So alam ko medyo mahirap, pero alam ko hindi kakayanin nyo yung ano, yung 1,000 subscribers. Tagal lang kayo, basta sundin nyo na yung tamang procedure, panoorin nyo yung video,
3 to 4 minutes, i-subscribe nyo at i-click nyo yung notification bell para update kayo sa mga video nila sa panoorin. So vice versa yun. So yun ang kailangan sa mga hindi pa na monetize. At siyempre, ang medyo mahirap sa mga kumukuha pa lang ng 1,000 subscriber at saka yung 4,000 watch hours. Mahirap talaga yun kukunin. Kung hindi ka magtiyaga, kailangan mo talaga ng mag-live stream para padagdag ng padagdag yung watch hour mo. So minsan ang pagiging YouTuber minsan nakakadismaya, nakaka-discourage, kasi minsan marami akong mga narinig na bakit ganun, instead na tumataas yung subscriber ko, biglang bumaba. So ganun talaga, dagdag bawas si YouTube, lalo pagka yung mga dumidikit sa iyo at hindi sinusunod yung tamang proseso. So binabawas yan ni YouTube. So marami kang matutunan sa pagiging isang vlogger. So minsan parang sabihin mo, suko na ko, ayaw ko na, huwag. Pag naumpisahan mo na, ituloy mo lang. So may time talaga na minsan nawalan ka ng gana, kasi nga minsan yung subscriber mo nababawasan at saka yung watch out talaga mahirap. So huwag kayong magmamadali. Huwag yung iba kasi para mas madaling ma-monetize, binabayaran nila. So nasa sayo yun kung gusto mo magmadaling mag-monetize ka. Pero ang isipin mo, porkit na monetize ka, hindi rin ganun kadali para kumita ka. Kailangan mo rin na pagtrabuhuin mo yung channel mo. Hindi porkit, salamat, na-monetize na ako. Pero nagbitay pa ng pira para ma-monetize ka na. Pero pagdating ng monetization mo, mahirapan ka rin sa revenue. Kasi merong ang disadvantage, hindi, simple, nagbayad ka. So hindi lahat valid or legal yung mga nag-subscribe sa iyo. So ibig sabihin, pag once nag-upload ka, hindi ganun karami ang manunood. So maliban doon sa mga legal lang. So option mo yon, choice mo yon, na bayaran mo yung channel mo para madali kang ma-monetize. So nasa sayo na yon. Pero para sa akin, mas maigi na yung pag-up. Pagtiyagaan mo yung channel mo. Maghanap tayo ng magandang content na maraming manonood. So wag natin silang pilitin kung ayaw nila. Basta sa atin lang, mag-upload lang tayo na mag-upload. Meron at meron ding manonood. So ganun lang, huwag tayong umasa na porkit meron na tayong channel, kumikita na tayo at na-monetize na tayo. Hindi. Ang isipin mo, meron kang trabaho, ito extra income lang just in case na mag-grow up yung channel mo. Pero kung hindi, okay lang. Kasi ano naman lang ito natin eh, parang libangan. At the same time, kumikita naman talaga sa YouTube. Kung kailangan mo talaga pagtiyagaan, kailangan mo ng effort. So maghanap tayo ng magandang content na maaring panoorin ng mga viewers. So again, sinasabi ko, minsan ang pag-YouTube nakakadismaya, nakakadiscourage sa mga baguhan, nahirapan sa subscriber, paano maabot yung 1,000 subscribers, paano mas lalo na yung 4,000 watch hours. Sobrang hirap, lalo pag wala kang mga viral videos. At pag once na monetize ka na, nahirapan ka rin sa revenue. Why? Kasi yun nga, sa mga videos mo, kung hindi naman talaga demand yung videos mo, wala masyadong nanonood, so simply ang kikitain mo, kukunti lang talaga, meron man. So yung ibang mga ibang vlogger, kumikita sila kasi lang dahil lang sa join button. So marami silang members, marami na pa-members sa kanila, so doon din sila kumikita. Sa tuwing nagpe-premiere sila, ito ha, real talk to, ito talaga totoo sa nabsirbahan ko. So meron silang mga
nag-join sa kanila, kaya doon sila kumikita. Pero kung pagbasihan talaga doon sa video, hindi rin ganun ka dami yung mga videos ina-upload nila. So merong mga nagpapalipad, so doon sila kumikita. So pero kailangan, kung meron kang join button, marami kang responsibilidad, marami kang responsibility, kasi marami kang gagawin doon. So ako, hindi ako gumawa ng join button. Sa akin lang, mag-upload lang ako. Kung merong manonood, okay, fine. Kung wala, okay lang naman. So wala namang sakilitan sa panonood ng video mo. Pero meron, at meron din talagang manonood. Huwag lang kayong ma-discourage. Tuloy nyo lang. I-enjoy lang natin ang pagiging isang small YouTuber. So yun lang, kasi wala akong isip na ibang content. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo kung ano naging status doon sa mga revenues natin, sa mga na-monetize at sa mga hindi pa na-monetize. So hindi ganong kadali na once na-monetize ka na kumikita ka na ng dollar. Hindi po, maliit lang po ang binibigay, conforme po doon sa viewers, at kung hindi nila ini-skip yung ads. So huwag kayong madismaya, huwag ma-discourage. Kahit minsan nandun na tayo na nawalan tayo ng gana, i-stop ko na itong channel ko. Wag, pag once na umpisan, ituloy nyo lang. Basta yun lang. At once again, thank you for watching, and this is Duha Adventure. At please, paki-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at paki-click sa notification bell para updated kayo sa aking new video. So yun lang po ang masishare ko. Ituloy natin. Pag naumpisahan natin yung pagbablog, ituloy natin. Maghanap tayo ng magandang content na panuuri ng mga viewers. So yun lang, at thank you.